Hello everybody. Excited kami pumunta ngayon sa Chile Quezon Avenue para kunin ang aming first ever Geely car. At ang kanyang model ay Coolray Sport Limited. Ayan. Grabe, matagal namin tong hinintay, pinagpray, hinanap, pinagpilian. Talagang halos araw-araw nanonood kami ng YouTube kung ano ba yung ipapalit namin sa aming Innova, dahil yung Innova ay manual. Eh kailangan kasi ng ni Mrs. ng madadrive na automatic. So ayan, at ang nakita nga namin, ang napili namin finally ay ang Geely Coolray Sport Limited. Ang dami niyang features na talagang napakaganda. Kaya yun yung nagustuhan namin. I'm sure na hindi mahihirapang mag-drive si Mrs. At lalong-lalo na yung parking, pagpapark. Magiging easy na lang yung pagpapark nito para sa kanya. So samahan nyo kami sa pagkuha namin ng aming Geely Coolray Sport Limited na white. Malapit lang naman kami sa Quezon Ave. So, mga ilang minutes nandun na kami. So, samahan nyo kami. Let's do this! Alright! Nandito na tayo ngayon sa Quezon Ave. Napakalapit na natin. Excited na ako. Grabe, tas kanina umaandar kami doon, hindi lang na video eh. Merong nasa harap namin, oh. Ganun. So parang nakikita namin yung itsura na namin ngayon doon sa loob ng kotse na 'yan. Nasa harapan talaga namin, oh. Puti, Sport Limited. Grabe. Exciting. Kaya malapit na kami doon sa branch ng Geely Quezon Ave. So samahan nyo na kami. Ipapaneng lang natin yung camera doon sa kalsada. Hanggang doon ngayon sa ano to? Hanggang doon sa tawag dito. Doon. Sobrang excited ako. Hindi ko na masabi kung ano yung tawag doon. Ano? Ang tawag doon? Store. Tama ba? Store. Oh, store. Ng Geely Cars. Ayan. Dito na tayo ngayon sa Quezon Ave. Dito lang tayo banda sa taas kasi pagtawid dyan na dyan, dyan lang yun eh. Kaya hinira ng Toyota tong Geely eh. Ayan. Medyo nakailang ano to eh. Ilang beses na usog ng oras. Kaya lalo tuloy kami na e-excite. Kasi dapat maaga na naging tanghali, na naging after lunch. So yun. Kaya pinapatin pa kasi. And napag-alaman ko na dahil kakatint lang nito, bawal siyang buksan yung bintana ng 24 hours para yung tint niya eh kumapit ng husto, tsaka hindi magkaroon ng bubbles. Ayun na. Oh, stoplight lang, oh, pero ayun na. Lapit na tayo. Exciting. Tailan tayo saglit. Kinakabahan ako. Dahil sa excitement. Pero ang magda-drive talaga nito ay si Graves. Kasi yan ang gusto niyang sasakyan, automatic, yung hindi siya ma-stress sa biyahe. Eh itong Geely na to, itong Coolray na to, eh napaka-cool dalhin. Talagang dahil napaka-comfortable niyang dalhin. Malambot daw yung manubela. May 360 camera, pambira. Ang daming sensors. Alam mo yun. Tapos maganda rin daw yung shocks. At mabilis ito. Basta mamaya papa-explain natin dun sa nagbenta sa atin.
kung sino man dun, kung ano-ano, paano gamitin. Though marami naman kaming nakikita sa YouTube ng mga review-review at saka mga ano, pero samahan nyo pa rin kami sa pag-release nitong aming sasakyan, no? Yes, malapit na. Ito na, tumawid na tayo. Nag-green na. After Toyota, I guess, ano na to eh? Geely. Ah, hindi, may Nissan pa. Geely, Nissan. Ay, Toyota, ha? Geely na. Ah, Geely muna? Yun, no? Yun, no? Uy, yun, no? Wait lang po yun. Ayan. Ah, Geely na kaagad. Toyota, Geely. Ayan, no? Toyota, tas Geely na agad. Oh! Okay. Dito tayo. Park tayo sa gilid. Woo! Eto na. Ano na ba? Ha? Sino to mamay? Yelo. Ha? Yelo. Yelo. Yay! Yay! We are here! Woo! Nandito na tayo ngayon sa Quezon Ave. Pakita mo na. Quezon Ave. Dili. Ayan, di ba galing doon yung camera, bumaba dito at tinuro ko ulit doon, di ba? Ito yung, nandito yung Fisher Mall. Ayan, sa katabi siya ng Nissan. Ayan, so pick upin na natin ngayon sa sakyan natin. Tara, let's go, let's go. Tama. Tayo nakapag ano eh, nakapag ano yan, test drive. Hindi pa rin ako, never pa rin ako nakaupo. So ngayon subukan natin habang hinihintay yung unit namin. Ay. Ay. Ay talaga alisin yung ano eh. Ito palang yellow, ito yung pinaka-latest color ng variant ng ano, ng Geely. Oh. Hi guys, it's been 1 hour and 21 minutes and 33 seconds na kami naghihintay dito. Pinaprepare pa yung unit. So, I hope matapos na. Kasi may pupunta pa kami yung birthday party. Birthday ng nanay ko today. Kaya hopefully ma-release na para makaalis na kami. Hintay-hintay pa tayo. May mga pa-freebie sila. Ayan, may payong. Meron silang seat back hook. Lalaganan ng mga bag, plastic bag, groceries na magagaan lang. Meron silang car cover. Ayan. Tapos meron din silang headrest para hindi gigewang-gewang yung ulo ng pasahero. Pero isa lang eh. Pero okay na rin ito sa isang pasahero sa gilid. Tapos they also have heated travel mug. Ayan, sakto-sakto doon. So yung kape mo hindi lalamig kasi pwede siyang ipainit. Ayan. So yun ang freebies nila. Nice! We're now going to the car. Hello.
is it! Wow! Yeah! Tuloy 14 minutes po. Yeah! Alright! Hindi naman to test girl? Ay, hindi po ba ka naan? Electric tailgate na lang. Sige, sir. Taxi. Automatic. Basta. Lagyan na natin dito itong mga ito. Sige, sir. Ma? And then, sir, bali, yung sa early warning device natin, andito po lahat. Oh, yeah. Yung spare tire natin is nasa ilalim. Okay. Nakahangin na rin ba yung spare tire na ito? Mm-hmm. They're donut type. Donut type na lang. Pero naitatakbo naman niya ng malayo, Justin Tate. Ganito lang talaga ito? Yeah, nauso ba rin medyo nasigipan lang ito? Pero naiyayos pa sa dito. Oo, baka pwede yung gumano ito. Ah, iyon, ayun. Okay na. And then, ito sir, is pwede natin itong matanggal. Na-adjust siya. Ito, natatanggal siya in case na may lalagay pa tayong mas malaking matangkad. Oh, yes. Okay. Then, pwede rin siyang over para hindi po agad mangamoy sa loob. Yes. Pagka may mga laman. Then ito, sir, para mas mataas lang ng konti. Pwede kakabit nyo yan. Isabit lang po. Para tumataas siya, yes, pagka binubuksan. Opo. Ano ito? Ay! Ano? Dito, sir. Ay, ito, sir. Ito, iyaanan nyo. Okay. Alright. Tapos yan, ano yan, yung mga... Ito po is yung mga warranty booklet. Ito yung sa Jilly Pouch natin. Lobos check natin, kita. Oh! Ano nga ba? Di ba alay, ganito ang mangyayari? Tsaka na natin talaga gagawa ng review for today's vlog. Ano lang siya talaga. Release lang talaga. Papakita lang natin sa inyo kung... yung pag-release ng car sa amin. So hanggang dito lang muna yung makikita nyo. Ito yung kanyang ano. Yeah. Ayan sir, bali yung sa key natin. Uh-huh. Dalawa na siya. Uh-huh. So okay naman yung battery niyan pareho? Yes po. Sige, now. Sige. Patiyan mo na natin kung paano. Opo. Bali sa ano natin, ito po yung ano natin. Dito ka na. Yan. Bali, ito po sir yung sa susi natin. Dalawa na rin po siya. Okay. And then may alternative na rin siya. Alternative key. I-push lang natin to. Sa bahilan po. Ah, para may ano. Yeah, oh, yan. And then keyless na rin tayo for the driver side po. Yeah. Even na yung susi natin na sa bulsa lang po natin. Kasi ganun lang natin sa driver side. Automatic magkaano siya unlock. Sa driver side lang. Yes. Okay. Sa 360 camera na rin po siya. Ito yung camera sa side. Okay. And then sa kabila, andyan din po yung sa akin. Mm-hmm. Ito lang yung may camera talaga. Sa likod mo ng camera. Meron din po. Yung isa lang doon. So, yes, ilan total yung camera niya? 1, 2, 3, 4. Four. Yes. Pero nakuha niya na yung 360 sa apat yes na camera. Oh, okay. Ito yung camera sa harap. Ah. Yung camera niya. Okay. Sa harap. Alright. So, and then LED na rin po yung mga light. Eh, ito. Full LED na po. Ah, kahit yan? Yes. LED rin yan? Yes. Oh, pero itsura niya parang, ano, halogen. Pero then, LED na pala siya. And then, ano po, ito po sir, yung mga sensors natin. Oo. All, ano po, side po talaga. May mga sensor. Yes. Ito sensor to? Yes. Oh, okay. Sir, ayun sir, once nilock natin. Magsasara siya? Yes po. Automatic nagpo-close yung window, yung mirror natin. Paulit nga. Bukas mo ulit. Tasara mo ulit. Yan. Tapos? Lock po sir. Automatic. Yan. Pag nilalock. Mirror siya. Nagaganan. Okay. Tapos, i-unlock lang natin sir. Ayan. Yeah. Kahit yung susi natin nasa bulsa lang. Takawak mo lang. Mag-unlock mo siya. Mag-unlock mo siya. Oh. Okay. Sige, ano na tayo? Interior na ba tayo? Function niya. Sige, sir. Sige, sir. Kuya po kayo. Sa side na lang ako. Okay, sige. Push start. So, yun lang yung start. Basta nandito sa lobby yung susi. Ito yung susi. Ito po. Ayan. So, pupush start na lang. Yes po. Hindi kailangan tapakan ng brake. Brake po. Brake muna yes bago mag-push start. On na yun? Yes po. Parang hindi masyado nararamdaman. No? Yes po. Hindi siya ganun ka-ingay, sir. Yung makina niya.
So, pwede ko nang bitayan yung brake since naka-park naman siya. P? Naka, yes po. Okay, good. Woo! Ito yung normal mode, no? Yes po, naka-normal mode. Nakikita ko na to kasi sa mga ano eh, review-review. Bali, ano sir, since itong normal natin, driving mode natin, may tatlo po siya. Sport mode, eco mode, and normal mode. Since wala pong naka-ilaw dito, it means naka-normal mode din siya. And okay, yung color yellow po. Okay. Once na change natin to eco, magiging blue. Yes. And then, if ever na sport po yung prepared natin, yes, magiging red. Red naman po. Ito na pala yun sa totoong buhay. Yes. Sa YouTube ko lang nakikita lagi. Tapos pag gusto po natin i-normal mode, unclick lang po natin yung may ilaw. Matatanggal. Yes. Okay, so automatic. Walang, okay, walang button yung normal mode. Mode. Yes. And then this one po sir is yung electric handbrake na natin. Oo. Naka-red siya since naka-ano po tayo, naka-engage yung handbrake natin. Okay. So para tanggalin yung handbrake, brake po kayo, apakay sa brake sir and then ibaba click niyo lang po pababa. Ganun. Medyo diinanod ng seconds. Yeah. Yan. And then since naka-park pa rin, need natin i-shift to into D. Ah, tapos dito, okay lang. Ayan, sir, yung lock niya. Ayan. Ayan so, nasa D na. Yes. Okay. Driving na rin po yun, sir. Okay. Okay, good. Sige. Tapos, ito, sir, sa ano natin, sa mirror, may light na rin siya. LED na rin. Yes. Ayan, okay. Oh, every time may ilaw. Okay. So, si ma'am, pag nag-makeup na din, maliwanag. Nice. Ano pa ba? Any questions pa, ma'am? Ayun, ma'am. Ma'am, mukhang may okay question na po. Oh, mukhang okay na. If ever may question po kayo, message or call tawag po kayo anytime. Yes, sige, kasi may pupunta ba kami ng birthday? Pwede na yung pa-picture dito? Yes po, yes po. Picture tayo po. Ay sa mga gustong bumili ng any Geely cart, kontakin nyo lang sa Quezon Avenue si Mary Joy Deloso. Mary Joy Deloso, saan kanila makokontak? Through Fiverr and
contact, my contact number is 0917-125-1882. Viber ready na rin. Ayan. So, napakadaling kausap si Joy. Very recommendable. Thank you. Sobrang swabbing transaction. Thank you so much, thank Joy. Thank you, thank you. God bless you. So, contactin nyo lang siya para i-assist niya kayo sa inyong bagong-bagong Jilika. Thank you. Thank you po. Thank you, ha. Thank you. Alright. God bless you. Anytime, pwede po kayo mag-message or call sa akin. Assist ko po kayo anytime. Okay. Okay. Thank you, Joy. Thank you, God bless po. You. Alright. Let's go. This is it. We're going home. Drive na natin. Libre kasi ang full tank doon sa dealer, no? So ngayon magpapa full tank tayo dito sa Petron kasi yun ang ka-tie up nila ngayon. So nag-i-empty na actually yung ito. So paano kung i-switch sa eco mode para matipid siya sa gasolina. So nag-eco mode ako, eco, para tumipid yung consumption ng gasolina natin. Sakto lang makapagpagas tayo doon. Ayan. So ito na yung pa-U-turn. Hopefully, huwag tayo masyado ma-traffic. Look, oh look, tira mo. Tira mo. Pa-empty na. Ayan oh. Uy, look oh. Antindi oh. So nakikita mo ng totoo kung anong itsura nung nasa harapan. So ayan, gaano siya kalayo because of this one. Anong meron dito sa gilid natin. Kaso lang ang bagal nila magsiliko. Ala, oh, okay, empty mat na tayo. No, kailangan magpagkasolina. Ano nangyayari kung ano? Wala, pag inabutan tayo wala. Balik ulit nun. Hindi, tatawag tayo sa kanila, magpapatow tayo. na empty gas. Hindi pa natin na set up talaga to ng para sa driving style natin kasi kakalabas lang talaga. So saka na natin aaralin. So sa ngayon magpapagas muna tayo, that's the main goal kasi mag-empty na. Tsaka na natin i-review ito. Wala munang review ngayon, is more of papakita lang talaga anong itsura ng nito, you know. Basically ganun. One thing na napansin ko talaga, katulad ng sinasabi ng mga nagre-review sa YouTube, ano, napakalambot nitong ano steering wheel. Nakapag-drive na rin ako ng ng Subaru, yung Forester, sobrang lambot nun. Pero eto mas malambot to, promise. Or baka mali ako ha, pero sobrang lambot, baka pareho sila ng lambot ganun. Sobrang lambot na ano, parang walang pwede ngang isang daliri lang eh. Nakita ko to sa review sa YouTube, nag-iisang daliri lang, lupit eh. Parang wow, amazing. Eh sobrang lambot talaga. Hindi ka mai-stress sa kakadrive nito. Sobrang relax. Totoo pala talaga yung sinasabi nila na sobrang relax siya. Anuhin, i-drive. Tapos sobrang tahimik ng makina.
Hindi ko nga nalaman kanina nag-start na pala dahil sobrang tahimik ng makina. So, sobrang happy kami because finally, nakuha na namin yung unit namin. And i-dedicate niya ito sa Sunday, tomorrow. Bago talaga natin ito ilatrat sa biyahe, kailangan i-dedicate muna kay Lord para protected, ano? Maging maingatan tayo sa mga aksidente or mga whatever na hindi magandang mangyari. Yes, alam mo yung feeling na pinapanood mo lang talaga siya sa YouTube, tuwan-tuwa ka na dahil sa mga sinasabi ng mga nasa YouTube. Iba rin yung feeling na you're actually driving it, the car. Iba rin, iba. Parang nakakaba na hindi maintindihan yung pakiramdam. Kasi parang nakakapanibago eh. Kasi sobrang ibang system na siya eh. Kaysa sa dinadrive mo, parang ganun. Lahat ng dinadrive ko kasi naman matitigas eh. Tigas. Well, malambot na rin in a way. Pero compared to this, nagmukhang matigas lahat ng mga monobela nun. Tsaka ng mga whatever nun. Nakakaba oh. Pula na eh. Pula na yung gasolina eh. Sana ba yan? Sangka na ba? Petron! Ayun. Andyan? Andyan. Yes. Huwag kang aalis, Petron, ha? Bilisan niya! Nagpas lang. Yes. Ito yung pinaka nakakaba eh. Yung paubos na yung gasolina mo, pula na. Saan lapit-lapit? Tapos yung gusto mo lumiko sa kanan, kaso nandyan si ate, oh. Papa full tank muna tayo. Premium. Premium 2000. Okay. 2000. Premium. Ang full tank ba niyan ilan? Nakapag, 'di ba lagi kayo nag-ano dito? Naglalagay ng gas dito. Nasa concert. 2000 lang. Okay. Later. Hindi natin alam kung mapu-fold na yung 2,000. Pero at least we have 2,000, no? So, yan. Siyempre, iba itsura niya sa ano, diba? Sa maliwanan. May hangin kayo? Papangangin na. Kaubos ang panangga. Kabado ako na para red na eh. Tao ka. Pinakailan na? 24. 24 pa lang? Oh no. Traffic siguro. Okay. Ayo. Malapit na sa eh. Yes. 34 liters ang kanyang 2,000 pesos. So ngayon magpapahangin tayo. All right. Let's do this. I-focus mo to. Empty na kami kanina. Tapos nagpa-gasolina kami ng 2,000 pesos. Yan ang kilometers na makukuha niya. 582 kilometers bago mag-empty ulit. Yun. So, at least nakuha natin yung pinaka-empty niya na kanina. Red na siya eh. Diba? Tapos ngayon, ganyan na siya. Alright. So, we're going to Fairview. Mati-test drive natin ito ngayon. Gano'n siya kalupet. Alright. Grabe. Nabutan kami ng ulan. Pero hindi pa naman masyado malakas. Pero nang tuwa lang. Nakikita mo yung ulan, no? Diba? Ang saya. Nakikita mo yung ulan pumapatak. We're on our way to Fairview. Lagpas pa ng Fairview kasi pupuntahan namin para sa birthday celebration ng nanay ko. Puntahan namin siya, bigyan namin siya, dadala namin siya ng cake at saka yung
ilang mga pagkain na pinagkasundo-sundoan namin ang magkakapatid. Sasurpresahin namin kasi si nanay. So yun. Diretso parang ano na rin to. Parang ang tawag dyan? Break-in. Break-in ng aming kuray. Sa next vlog ko na lang siguro sasabihin yung pangalan, ano? O sabihin ko na. Sabihin ko na, no? Kasi ano eh. Kasi sa dedication, mabanggitin din to nila eh. Ang pangalan ng aming Cool Ray ay Ace. Ayan. At sa English meaning daw ng Ace na yan, ang ibig sabihin niya ay Unity or Noble. Ibig sabihin. Kaya hindi na, huwag mo na ilawan, okay lang. Yan. So, napakaganda. Una, hindi ko namin alam ang meaning ng Ace. Nakatawaan lang namin lagi pangalanan siya ng Ace kasi Jilly Ace, Jilly Ace, 'di ba? Pambata, 'di ba? Nakakapagpasaya siya. Jilly Ace. Ayun, pero nung tinignan namin yung meaning ng Ace, so na-curious ako, ano kaya meaning ng Ace? Baka naman may meaning yung Ace. Ganda pala ng meaning, Unity. Tapos Noble. Wow. Kaya, ay hindi natin natanong ma. Kung pang ilan to sa 1,000, kasi diba sport limited to. And there are only 1,000 units in the Philippines. Pero hindi namin, tanong mo nga, paano yung malalaman to? Kung pang ilan ba to? Anyway, yun. Napakaganda pala ng meaning. Kaya yun ang pangalan niya nito. So, ang ganda ng simbolismo, diba? Diba, pag, kahit na, pag nasa labas kayo lahat, pagpasok nyo dito sa kotse, o diba, nasa isang lugar kayo, united kayo, o diba, ang galing. So, ang galing, Ace, Unity. I love it. Ayan. So, tuloy tayo sa pag-break-in. So far, grabe, sobrang natutuwa ako dahil ang lambot ng brake niya, ang lambot ng Monabella. Talagang nakakaba gamitin kasi sobrang maninibago ka dahil antitigas ng mga gamit mo noon. So ngayon biglang naglambutan lahat. Sobrang easy i-drive. Yan. As dito, pag traffic-trafikan, i-on lang natin yung 360 nandito. On lang natin yan. Kita natin ngayon yung mga nangyayari sa kapaligiran. Kung saan tayo dadaan kasi nakita natin, no, yung mga sino yung mga nakadikit sa atin. Katulad nitong truck na to, oh, ang laki niya, no. Oh, pero nakikita mo ngayon siya kung saan siya papunta. Ayan, no. Oh. Diba? So medyo pagtatagaan namin ang katrafikan kahit na medyo traffic kasi birthday ng nanay ko eh, kailangan makapunta talaga ako doon. May ibigay ko man lang yung konting regalo at saka yung cake niya. Tagal na rin akong dinakadalaw sa Amparo eh. At hindi ng lakad namin ngayon, di ba? Release ng kotse. Tapos may birthday. O, diretso agad eh. Diretso larga eh. Sana mamayang gabi may chance pa ako ipalinis to. Kasi para pag dinedicate siya, medyo malinis. Kaya naman pag hindi malinis. Eh, kaso hindi rin eh. Pupunta ako Antipolo eh. Wala rin. Pag medyo maulan-ulan, ganun din. Wala. Bukas kasi, pupunta ako na Antipolo. Magpipreach ako, dadaling ko na to. Tapos, doon kami magkikita-kita ng family sa Galeria. Para ipadedicate after the service. Ayan. Yeah. Yan lang. So, pause muna tayo dyan. Bueno mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ang ating video na ito. Talagang ang pinakita natin dito ay yung releasing lang ng ating Cool Ray Sport Limited. But don't worry, sa mga susunod nating mga videos, ayan, talagang didetalyahan na natin yung exterior, yung interior of course, napakaganda ng interior nito. And yung mga functions, grabe, ng mga features ng technology na nilagay dito, medyo detalyahan natin yan.
I'm so excited hanggang ngayon eh, voice over lang to, pero medyo excited pa rin talaga ako pagkasama ng ating Cool Race Sport Limited. Ayan, so magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang dito na lang muna. This is Rodel Buman. To God all the glory. God bless you all. Peace. Mag-subscribe sa channel na ito, like and share this video. Kung meron kang question, suggestion, or gusto mong ma-shoutout, i-comment lang dyan sa baba. At huwag kakalimutang i-click ang notification bell for more updates.